Mukhang may pagbibigyan ng mabilis, LJ dito na nga ni Tamos, mga kataras nga kaya, pero hindi, first blood siya dito, si GGEC, yung hahabulin na nila, pero out na muna, may joke pa rin naman, Gato Kacha, and wow, ano, mukhang nakalamang na naman agad sa umpisa dito ang Blacklist Rivals. And kagaya ng sinabi mo, Kuya Rob Luna, 'di ba yung early game damage nila is actually good kasi yung Quarsa hindi niya rin kailangan umasa sa ultimate niya para makuha yun, 'di ba minsan. Tapos yung Hayabusa din with the prox lang. I think sa Sea Slayers that was so risky of them going for the German cut, or baka sabi ng Blacklist nakita nila sa mapa na doon papunta kaya kinontest nila with that na delay na yung Sea Slayers. Pero sabi nila gusto pa rin nilang kumuha ng purple dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Oh, risky nun mga kaibigan, pero sinubukan, pero nakuha pa rin naman. May milagro kay Viracel, pero yung ulti hindi tumama. Nibayatan sa may bandang likod, nangangani, pero hindi, habol na dito Blacklist Rival, pero dinikit muna doon sa likod ng Loyi, pero takbuhan na Sea Slayers dito. 69 baliktaran pa nga, pero namatay pa rin GEC, naipit sa gitna, binato sa likod, patay na dito Gato Kacha, wala kang pantalo. Walang pantalon, shorts lang, men. Yun yung ano. Yun yung nangyari. Men, sobrang tama ka nga na yung early game damage dito ng Blacklist International is undoubtedly strong. Kasi, ang ganda nung ano, steal ni Miracle, nakuha niya yung purple. Yes. Pero ang problem, after mo makuha yung purple, ang pinagusto niyong gawin talaga is mag-back eh. Or it's either mag-back or maka-outplay kayo. And Blacklist International, they punished Sea Slayers kasi they know na kulang din yung Sea Slayers doon at that time. So sabi nila, o tara, kailangan natin silang ratratin. Kasi again, madidelay na naman itong Sea Slayers. Buti na lang kamo buhay si Miracle that time. Buti na lang kamo hindi na wala yung purple. Pero the problem here is nabigyan ng kahit paanong onting pera para makalamang ang Blacklist International. Exactly yun daw. Pero ang ano kasi sa akin daw, medyo Hail Mary play na yun. Nakawan ako ng blue, bawi tayo. Pero yun na nga dito, nakabawi naman sila. Leviathan will be taken down. Asi dito, Damal Force, sinapag na rito. Milagro na naman si Miracle na mabuhay. Ay! Pero mamamatay siya. Habol na nga, makontor ka, nasa gitna yung Tamos. Binabatok-batukan ng tatlo, pero tumalik sa may bandang likod. LJ, wala na muna rito. Out na muna rito for the side of the Sea Slayers. Turtle still intact. I thought yun ay magiging sunod na objective dito ng Blacklist Rivals. Men, kakasabi mo lang eh, parang Hail Mary play eh, no? Parang ang nangyari, nung nakuhaan siya ng blue, parang nanggigil siya. Parang mahirap yun pag nanggigil ka eh. Pag nanggigil ka kasi hindi ka makakapagpigil eh. Minsan, huwag ka masyado manggigil. So with that, sa sobrang gigil nila, parang nawalan na sila ng plan B, no? Parang anong nangyari, kunin din natin yung ano nila, yung purple nila. Yes, nakuha nila, pero ang kapalit nun, buhay ng mga kampe. And lumalakas din si Zane. Kasabay ng paglakas ni Miracle, lumalakas din yung tatlo o dalawang heroes sa side ng Blacklist International. Exactly. And yung Hayabusa nga dito, left uncontested sa may bandang taas. Tumalon si Azzy, diniket sa pader. May kasunod pa dito si Kyle lang, dumikit yung Ibon sa likod. Azzy, papunta doon kay 69. Babalik na rin na naman yung Luyid and the Unstoppable Force. Will be there. Leviathan, papalag pa daw kay RB. Pero out na muna. Pakakatalon. Hindi pa. Diniket. Naku po, yung Rocket. Alam na naman, sapul na naman sila dito. That's gonna be a 3-man down para sa side ng Sea Slayers. May gusto lang akong balikan sa'yo, parin man din. Sabi mo kanina, ano? Parang nanggigigil, parang may kilala akong ganong klase ng tao. Parang pangalan niya, Bennett Felix, aka Prof. B. Parang yun na yun eh. Mahilig manggigil. Oo, tingnan mo, hindi tuloy nakapagpigil. Speaking of makapagpigil, men ha, si Riddler di na mapigilan sa top lane. Again, naiwanan na naman siya, nabigyan na naman siya ng space dito to farm and to get the side lanes. Kuya Robby Luna, I think one thing to take note dito sa game, laging yung laban ay 3-on-5 or 4-on-5. Laging wala si Kuya Riddler, pero nananalo pa rin yung Blacklist. Ang nangyari sa Blacklist, instant pick-up eh. Pagka nakap, feather airstrike, pagka nakap nung Cupra, easy burst. Totoo. Ayan yung isa sa pinakamaganda for a two-mage setup sa early game. Kahit apat lang kayo, kaya nyong pumalag and you're just leaving your hyper carry alone doon sa taas. Ganon yung ginagawa kayo ng Blacklist Rivals. Another two-man down.
Oh my God, this is gonna be another quick game para sa side ng Blacklist rival. Sea Slayers dito yet to find kung paano nila gagawan to ng paraan. Pero on the side dito for Miracle, parang Manjin, yeah, wala yatang magiging milagro para sa kanya dito sa laro na to. Parang tagilid si Miracle dito. Nag-ML na kasi si Miracle eh. Parang hindi pa siya sanay sa swipe. Sa swipe-swipe eh. Pindutan pa rin kasi si Miracle talaga eh. Totoo. Nag-ML na eh. Oo, may kakalipat lang siguro. Pero ito na, may labang magaganap. Binigyan ni Asi yung dalawa sa pader, but the summon force will be there. GGEC, nakapatay na naman. Tatlo na naman ang nawala for the Sea Slayers, and mukhang another turret na rin ang makukuha nila dito. Paring Mandrin, it's ano na lang to eh. Nagiging rinse and repeat na lang to for both sides. Hindi na nga kailangang sumama pa dito ni Riddler. I think okay na sobra yung farm niya rito. Kahit itignan mo to, dalawa na lang dito. Asi, hindi pa rin nila mapatay. It's gonna be a hard battle. 7,000 lead as early as 6 minutes ng laro. Oo nga eh, man. This is really looking bad for Team Sea Slayers. I think nangyari lahat nung ano eh, no? Nung... dalawang beses kasi sila napitas doon sa bandang turtle sa baba. Yung una, yung nag-contest sila ng purple. Yung pangalawa is yung kinokontest nila yung Little Wanderer. Parang it's a matter of Blacklist International outplaying them in every way possible. Parang mas nauuna, tapos nakakatakas, na nadadaan sa ano eh, nadadaan sa outplay. Parang ang daming crowd control sana ng sisters dito, pero hindi nila malayer ng maayos. Mm-hmm. Well, yung style kasi nung ano dito ng Sea Slayers is gonna be working at least mid-game going to late game. Kaso nga lang, we're still on the early stages of the game. Ito, Fatal Links, maganda. Tatlo yung tinamaan. Dalawa yata yung mamamatay for the Blacklist rival. Ito lang ayata yung hinahanap nila. Pero yung Zaman Force, nandito pa rin yung shield ni Zayn. Ayaw mawala. Out na mo. Kaya pa nga kaya. Hahabol daw dito si RB. Pero may nag-teleport sa likod. Kaya nga kaya yun. Pero bulaga sa'yo, tol. Dahil si Miracle daw ang mamamatay pa dito. Bulagaan 2020. Eto pa si Azzy. Di pa tapos si Miracle. Lumipat na ng ML. Nia Terps. Ni Kuya Azzy. Men, never pa tayo nakakita ng full on 5-on-5 fight. And hindi it pa. Just goes to show na sobrang tagilid ang Vapor ng Sea Slayers dito. Well, total, nasa sea talaga sila. Tagilid eh. Hindi pa sumasali si Riddler dito. Si Riddler may sariling buhay eh. Nag-single player na eh. Oo, totoo. Totoo yan. Parang hindi, wala parang ano eh. Bahala muna kayo dyan, tol. Ano muna bahala? Kung farm lang ako. Sige, ubusin nyo muna sila. Pagmamaya na lang. Pero at least kahit papano, we see a silver lining para sa side ng Sea Slayer. Katulad ng kaninang ginawa ni RB. Naka-fatalink ito, kahit papano, may pag-asa. Pero hanggang kailan, hanggang saan? Kasi mukhang natuto na dito ang Blacklist Rivals, hindi na sila basta-basta nagdidikit. Yun ang tanong, no? Hanggang kailan ako maghihintay? Yun yung, ano, yun yung kanta ng Sea Slayers eh. Kasi kailangan nila yung ano eh, yung Wombolicious eh. Kaso ayun, no? Sila yung winowombo, man. Biruin mo yun, si GGEC. Ganon kaagad yung health niya with just one ultimate from the Farsa. And yeah, nakapitas na naman. Kaya mga ito na yung nangyayari. Yung sinabi mong rinse. Ano yun? Rinse, repeat? Rinse and repeat. Rinse and repeat. Gano'n ko lang ha. Gusto ko yung ginawa ng Blacklist Rivals dong. I mean, may turtle kanina, hindi nila talaga pinapansin, and they really would like to want na lumabas na yung ano, yung Lord. Yung kasi, Lord. Kasi pag pinatay pa nila yon, yung turtle na yon, it would take at least a minute pa ulit bago pa lumabas. And mukhang lumabas gusto na agad Lord tapusin to ng Blacklist Rivals. Alam na nila, grabe. Grabe, may ano, may spider sense. Oo, ibang klase yon. Ramdam. Dumamay kita yung isa sa mga pagkamagaling na gumamit ng ano ng mga Kufra. Alam nila kung saan branches sila. Basta na lang biglang magta-Tyrant's Revenge. Pangatlo na yun eh, na hino, ano eh, nasa low. Feeling ko nakikita din nila. Parang alam din nila na nasa map. Talagang ano lang, hindi lang din away yung Sea Slayer siguro na nakita sila. Oo. Doon. And then Blacklist Rivals showing us little bit of next level Mobile Legends, especially with picking the Yishun Chin, picking the Ayabus as their side lane. 1-2-2 lineup, pero it still works, man. May ibang klase, Blacklist Rivals. Ngayon yung Lord, mukhang tatapusin na nga nila, Kuya Robby Luna. Oh. Sunday ngayon, pero freaky pa rin eh. Freaky talaga.
Grabe ka, pero Monster Kill na dito si Paring Zane. Pero mukhang base luck nga dito ang buong Blacklist Rivals. And of course, congratulations for a flawless victory over Sea Slayer.